Walang lang natin. Na-miss na. Diba, nauuso yung mga serial killer, laro na sa Netflix. Meron din tayong story niyan sa Pilipinas, which is yung si Father Mariari. Welcome back to our channel. My name is Janae. I'm Miley. For today's vlog, ay magkakaroon naman tayo ng reaction video. This time, magre-react tayo sa trailer ng isa sa mga entries sa upcoming MMFF 2023 entitled Mariari, starring Piolo Pascual and Janella Salvador under Mentor Productions. So, ang genre ng movie na to is horror thriller. Without any further ado, let's watch this. Ako, 2 years din ako eh. Ano ba talaga nangyari doon sa bahay na yan? Paka-historical. Tsaka, ano po bang kwento ni Father Severino Mariari? Ba't siya nakatambak dito? Paano nai-display ko? Father Mariari pa rin. Patay ng 57 na tao. Paano nagsimula ang lahat? Scary? Makinig ka, itong susunod na dalawang rolyo ang magpapatunay sa natuklasan ko. Importante rin ito sa'yo, Jonathan. Alam mo ba kung anong year na? 1812. 1812? Walang lang natin. Na-miss na ako kasi something ano, something different, like something new para sa isang horror movie ng Philippine cinema. Ayan guys, so ano lang yung first-hand impression? First-hand impression, exciting. Uh-huh. And then, kasi ano siya, parang complexing story as a Filipino na horror movie. And I think ito yung movie na kinotak din sila or parang naging interested ang Hollywood. Something ganyan. Ang ganda niya yung cinematography, yung color grading and everything. Parang I think yung sa timeline, parang one point yung pagkaano niya, no? Oo. Ako, di mo tatanong. Paano ka na magsalita? Isa ito sa mga parang pinakamalaki na movie kasi, di ba, nauuso yung mga serial killer, lalo na sa Netflix, si Ted Bundy, ganyan, yung mga pumapatay-patay, ganyan. So, meron din tayong story niya sa Pilipinas, which is yung si Father Mariari na marami siyang pinatay. Tapos, hindi ko alam kung it's an upside or downside, but kung ano yung nabasa ko, it's parang it presents 3 generations. May 3 generations silang ipapakita dun sa film. So, I don't know kung paano nila yung pagkoconnect-connect yan and how yung perspective. Kasi diba, nakita nyo parang bumabalik. So, wala na ako masabi kasi nagbasa ka na pala. Hindi, nadaan-daanan ko lang. So, kung bibigyan kita ng 300 pesos, papanoorin mo ba ito sa sinehan? This is a super hard question. Kasi I'm a fan of horror, pero I don't want them to be Philippine set. Setting sa Pilipinas. So, parang So, what do you mean? Parang kung Filipino horror, hindi mo papanoorin? Papanoorin ka naman, pero it's based from historical ano yun. Merong katotohanan doon sa movie, so that scares me a lot, ganyan. Hmm. So baka hindi ko kaya. Ikaw ba? Bibigyan mo ako 300? Oo. Papanoorin mo. Ah, feeling ko dahil kay Papa P. Hindi naman, parang nakaka-intriga yung storyline niya and it's something interesting. Parang yun nga, sabi ko nga, parang hindi siya usual dun sa napapanood nating horror na movies dito sa Pilipinas. And if it's something na may fact na pinaghuhugutan, that interests me more, parang ganun. So, ayun. Sige, himay-himayin natin, cinematography-wise. Maganda. Cast, maganda din, di ba? Mm-hmm. Sound, music, maganda din, di ba? Oh. Story, maganda din. So, ayun.
Panorin natin. Okay, ayan. So, mainit pa ako sa pantumura. Tayo sa ating pulot of the day. Makakapulot ka ba dito? Eh, ikaw. Bahala ko. That's the challenge eh. Ako siguro, ano, sometimes may mga stories or mga, ano yun, yung mga katotohanan na dapat may rason kung bakit naitago siya. At it should been kept like let's say for example sa books na lang. Sa books na lang or ganyan. Kasi parang sa mga movie maraming napapahamak dahil sa pagkakalkal nila ng kung anong nangyari or pag-iintindi doon sa kung sa serial killer. But on the other end, there are some truths that needs to be open naman. Like para ma-share yung story, parang awareness and ganyan. Pero yun nga, bottom line is dapat merong truth seeking or fact researching, mga fact check, fact checking, fact verification. Yun. I'm still looking for a movie na matatakot talaga ako. As in? Parang ang hirap kong ano. Mahilig ka ba sa horror? Mahilig akong manood ng horror movies pero parang hindi ako natatakot kasi nakikita-kita ang like sa'yo na ano nga tawag dyan, parang na-absorb mo yung story, di ba? Natatakot ka ganun. I get pero, to imagine. Pero sa akin, hindi siya ganun ka ano. So, kung meron kayong alam na parang sobrang nakakatakot na movie na feeling nyo matatakot ako, mag-comment kayo. Wow! Sige. Tapos ipapanood natin sa kanya. Tapos video natin yung reaction. So yun na guys, and thank you so much sa sinamahan niyo kami sa nagdaang reaction video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and mag-comment na rin kayo kung ano pa yung gusto niyo mapanood sa ating channel. If bago ka sa ating channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated ka sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done. We have a lot of videos coming. So keep watching us. See you on the next video. Bye!